May sugar daddy pala ang mister ko. Hindi ko akalaing isang araw susulat din ako sa programa mo dahil sa tindin ng pinagdaraanan ko ngayon. Itago mo ako sa pangalang Jana. And this is my secret vow. Laki ako sa hirap. I've always been a hustler. Meron akong dalawang kapatid na babae. At si Mama na lang ang buhay sa mga magulang ko. Tumayo akong breadwinner ng pamilya namin. So for the longest time, nagsisipag na ako. At lagi kong iniisip ang kalagayan ng mama ko at ng mga kapatid ko. So, nag-working student ako. Pinagtapos ko ang sarili ko sa pag-aaral hanggang sa nakapasok ako ng trabaho. And imagine, tumungtong ako ng 27 years old na hindi pa nagkakaroon ng jowa. Kaya finally, nang ma-inlove ako, kahit marami akong iniisip para sa pamilya ko, hindi ko na sinayang pang pagkakataon. Since tumatanda na rin naman ako at tapos na rin naman sa pag-aaral ang mga kapatid ko. So, itago natin ang naging asawa ko sa pangalang Jericho. Siya ang unang lalaking nagpatibok ng puso ko. And hopefully, siya na nga ang huli. I married my husband 2 years ago. Wala na akong ibang hihilingin pa sa buhay, kundi ang makasama siya habang buhay. He is the man of my dreams. May itsura si Jericho. Mabait, maginoo, and bonus na matipuno. Nakilala ko siya through a friend of friend. Dati siyang fitness instructor turned businessman. And nang maikasal kami, maganda ang takbo ng business niya. That's why he gave me my dream wedding. Siya ang gumastos lahat sa kasal namin. Well, nag-offer naman ako sa kanya na hahati ako, kaya lang. Sabi niya, siya na raw bahala. 'Cause he wants to make me happy. E di ako naman, kilig, tsaka feeling maganda. Masaya kami. Meron kaming kanya-kanyang careers. Sa business niya, hindi ako masyadong nangingialam. Lalo na't hindi ko rin naman ugali yun. I have my own career at hinahayaan niya ako na mag-enjoy doon. I'm already a manager of a department sa company na pinagtatrabahuhan ko. May mga konting problema sa kumpanya, pero nalalampasan naman. So, tuwing dinner, magkasama kami. And may mga time na ako lang mag-isa sa bahay nagde-dinner dahil may mga business dinner siya. So, one time, sinama niya ako sa business dinner niya.
Hindi naman namin to ginagawa nung mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami. Nung mag-asawa lang kami, tsaka namin to ginawa. May ipinakilala siya sa akin. Ang sabi, kaibigan niya daw sa business. Itago natin siya sa pangalang Boss A. 68 years old. Makisig ang pangangatawan para sa edad niya. Aktibo, may sports, golf, masiyahin. Ang sabi, may asawa to pero matagal na raw byudo. May mga anak pero nasa ibang bansa. Masasabi kong ibang klase itong si Boss A. Iba ang karisma niya. Kumbaga mapapatingin ka talaga sa kanya mula ulo hanggang paa. Mayaman ang datingan. Amoy mayaman din. At bukod pa doon, lagi siyang may team. Kumbaga, meron siyang assistant na kasama at meron ding mga guards. So, yung unang pakilala sa akin ng aking mister kay Boss E ay nasundan pa ng nasundan. Ewan ko ba kahit maraming beses ko nang nakakasama si Boss A tuwing dinner, parang meron pa rin akong awkwardness na nararamdaman dito. Hindi ko ma-point out kung saan, alin at bakit ganoon. Basta ang alam ko, masyadong mayaman itong si Boss A. Pero syempre, ano bang pake ko doon? Eh, business yun ng asawa ko. At kung ano mga meron sila, eh, labas na ako doon. Then one day, yung isang kapatid kong babae tumawag sa akin. Sinabi niya sa akin na naisinangla pala ng nanay namin ang bahay. Ang bahay na pinag-ipunan ko, pinagtrabahuhan ko ng kaitagal. At kailangan daw na matubos, mabayaran na dahil kung hindi, kukunin na raw ito. Mareremata na. Grabe, DJ Rocky. Parang pinipiga ang puso ko nang malaman ko yun. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera pambayad ng bahay. At isa pa, nagsisave ako para sa pamilya rin namin. So sinabi ko ito sa asawa ko. At walang pag-aalinlangan. Ang sabi niya ay huwag daw akong mag-alala. At tutulungan niya ako. Yes, DJ Rocky. Kayang maglabas ng asawa ko ng ganun kalaking halaga. 4 million pesos. Cash. Ang dami kong katanungan na gustong itanong sa asawa ko. Saan, paano, at ganun ba talaga kalaki ang pera niya? Kasi sa pagkakaalam ko, ang pamilya naman nila ay parang pamilya rin namin. Pero siguro, ganun talaga lumalago ang business niya. At dahil doon din ako nagtanong. Mas nanaig ang pagiging thankful ko sa asawa ko. Then days went on. Pakiramdam ko may kakaiba. May nagbago sa routine ng asawa ko. Hindi na niya ako iniimbita sa business dinners niya. At may pagkakataon na nag-overtime siya sa office nila. Sa sarili niyang kumpanya. Sa sarili niyang warehouse. So naisip ko, since alam ko naman yung warehouse niya,
susurpresa ko siya. So nagbihis ako, nagpaganda ako, nagpabango ako. At pagdating ko sa warehouse, napansin ko sa parking ang isang sasakyan na pakiramdam ko eh bago. Bagong-bago sa paningin ko, pero may hinuha ako kung sino ang may-ari ng sasakyang yon. So, winelcome ako ng guard, pinapark ako, at pagpasok ko sa mismong opisina ng asawa ko, ako pala ang masusurpresa. Wala siyang damit pantaas. At pinanunood siya ni Boss A. Hindi ko alam kung ano ba talagang ginagawa ng aking mister doon, kung nagsasayaw ba siya. Basta, ang nakita ko doon, ay, kakaiba. Para bang enjoy na enjoy si Boss A. Napanoorin ang asawa ko. Nag-iba lang yung itsura nila nang makita nila ako. Gulat na gulat sila. Pagkatapos ng tagpong yun, umalis agad ako doon. Nagmaneho ako ng nagmaneho sa kung saan mang lugar. Nakaabot ako ng Batangas. Nagstay ako sa isang resort sa loob ng isang linggo. Hindi muna ako nagpakita sa asawa ko. Hanggang sa isang araw na pagdesisyonan ko na umuwi na ng bahay. At doon ko na kinausap ang asawa ko. Sinabi niya sa akin na wala lang daw yun. Na nagkakasiyahan lang sila ni Boss A. Pero hindi ko na napigilang itanong sa kanya. Kaano-ano mo si Boss A? Ano talaga ang papel niya sa buhay mo? At hindi nakasagot doon ang mister ko. Umiyak lang ako ng umiyak. Pakiramdam ko na pagsinungalingan ako ng matagal. Maraming mga tanong ang tumatakbo sa isipan ko. Sino ang gumastos sa kasal? Sino ang bumili ng bahay? Sugar daddy ba siya ng asawa ko? Nakakakilabot. Para bang nandidiri ako sa sarili ko. At nandidiri din ako sa asawa ko. Sabi ng asawa ko sa akin, kumapit lang daw ako. At sa tamang panahon, ikukwento niya sa akin ang buong katotohanan. Ano bang dapat kong gawin? Manatili sa kasal na ito kasama ang mister ko? Or umalis na lang dito? Muli, ako si Jana. At ito ang aking secret file.